Wala na yatang ibang okasyon na hihigit pa sa isang kasalan. Nag-uumapaw po ang ating kaligayahan kapag ka nakikita natin na ang dalawang taong nag-iibigan ay pinag-iisang dibdib. Nangangakong magsasama habang buhay hanggang sa sila ay papaghiwalayin ng kamatayan. Wow! Tunay nga, ang kasalan ay araw ng bagong panimula. Pasimula ng buhay may asawa. Sa kabilang banda, mayroong mga pagsasama ng mag-asawa na hindi naman nagsisimula sa kasalan. At minsan ay natatapos ng hindi dahil sa kamatayan. Ako po si Tito Pel. At samahan ninyo akong suriin ang isang relasyon na laganap na sa ating lipunan. Ang common law relationship. Dahil sa pagbabago ng panahon, medyo modern na tayo ngayon. At ang sabi nila, higit na malawak ang pananaw sa buhay. Kaya naman, naging katanggap-tanggap na ang common law relationships. And while we were not looking, common law relations have suddenly mushroomed in our midst. Something unthinkable or unacceptable for us 30 or even 20 years ago. Ano nga ba ang common law relationships? Saan ang galing ang katawagang ito? Ang term na common law relationships ay hindi uniquely Filipino. Ang history o kasaysayan nitong term na common law ay batay sa sinaunang batas ng Inglaterra. Dahil dati wala talaga silang codified o mga nakasulat na batas, kundi yung mga batas nila ay batay sa kanilang mga common na karanasan, mga kostumbre, mga tradisyon, at mga kalakaran na sinusunod nila at pinaiiral bilang batas. Hindi po matatagpuan ang terminong common law sa ating civil code o sa family code. Ngunit ito ang nire-recognize na katawagan sa isang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na hindi ikinasal, ngunit nagsasama sila na parang mag-asawa. Iba pa po ito sa isang live-in relationship. Ang common law relationship kasi is a legal term, whereas ang live-in, hindi legal na termino yan eh. Pero sa ating pagkakaalam dito sa ating lipunan, ano, ang common law relationship, more or less, mas permanente ito dahil ang isang lalaki at isang babae nagko-cohabit o nagsasama at parang nakikita sila ng lipunan o ng komunidad bilang mag-asawa. Whereas ang live-in, usually nangyayari ito sa mga batang magkasintahan na parang susubukan nila kung mag-workout sila. Para sa ilang mga ahensya ng gobyerno, mayroon din silang ginawang mga pagtatangi para sa mga beneficiaries ng kanilang mga proyekto. Bukod sa conjugal properties na para sa mag-asawa, meron pang ibang distinctions. When we document award and for the preparation of title, for those who are nagsasama lang without the benefit of marriage, may dalawang klase rin yan eh. Pwede naming i-consider na spouses, those who are living together as husband and wife, provided ang babae, wala siyang kasal sa ibang lalaki, at yung lalaki, wala ding kasal sa ibang babae. So yung ganyan, pag dinodocument namin yan, nilalagyan lang namin ng common law ang kanilang marital status. Kasi may isang klase pa ng common law arrangement eh, na para hindi lang malito yung staff, one of the parties involved ay married, previously married, kaya lang separated. And the separation has no formal documentation. So pag ganito, we consider the partners as live-in, and when we document the award, dinodocument namin ito na co-owner sila. May ilang dahilan kung bakit hindi nagpapakasal ang iba. Kahit na pwede naman silang magpakasal. Yung iba kasi, mas madali yung pag-ayaw mo na, labas na lang ako. Convenient sa kanila yon. Wala silang tali, ganun ba? Tapos sa iba naman, they're afraid of making commitments. Kasi pagka sinabing commitments, ano na to, pang matagalan, nakakatakot. Paano kung ayoko na? Yun. And sa iba naman, iba yung values nila. Hindi nila nakikita na mahalaga ang marriage. Just being together is good enough for us, yung ganon. And sa iba, it's pleasure. Type ko lang. Perhaps they think it is expensive.
to go through the process of getting a marriage license and then appearing before a person who will solemnize the marriage. Sa aming pagbabalik, titingnan natin kung bakit nga ba maraming common law relationships at ano ang nagagawa ng ganitong pagsasama sa ating lipunan. Huwag po kayong aalis. Kailangan may respeto. Kailangan nagkakaunawaan kayo sa isa't isa. Very important yung communication, transparency, and honesty. Tutulungan sa lahat ng bagay at you pray for each other. Sa akin, communication will be very important. When you communicate, you express what you feel. It's an expression of who you really are. Yung pagiging tapat sa isa't isa. There must be God in the center of your marriage. There must be love between the two of you. There must be respect and lots of patience. Key ingredient talaga yung commitment to each other. Kasi kahit na meron kaming mga differences, kahit na meron akong ayaw o ano, pero kung committed ako sa kanya, so no matter what, I would still stick with her. Sa aming pagsasaliksik, talaga pong wala kaming nakitang tala o malinaw na statistics ng kung ilan nga ba talaga ang common law relationships. Wala naman talagang pwedeng sabihin na statistics on that because hindi naman talaga nila sasabihin kung we're just living together and common law ang aming relationship, kung ganun ba. Siyempre, ang mga nagpapakasal ang nagpapalista. Hindi naman sila. I believe it happens in all levels of society. Ayon na rin sa NHA, sa kanilang mga informal settlements, maaaring 5 sa bawat 20 mag-asawa ay hindi kasal. Halimbawa, sa 7,000 families, 25% nito ang hindi kasal. O yun ay mga 1,750. Kung ganito ang average sa iba't ibang resettlement areas, imaginein po natin kung gaano karaming pamilya ang ganito. Mayroon kaming ilang pamilyang nakausap at iba't iba ang kanilang kwento. Si Leng at si JR ay may 3 taon nang nagsasama. At sila ay merong 2 napaka-cute na mga anak. Nagpa siya silang magsama nung unang magdalang tao si Leng. Mas gusto namin yung buo kami. Tsaka gusto ko ulo kasi lumaki yung tata na kasama kami. At sa kabila ng kanilang kabataan, determined silang isulong ang kanilang pamilya. Kahit na gaano kahirap, gaano kasakit, hindi pa rin talaga makayang maghiwalay. Hindi ko naman talaga naisip na maghanap ng iba. Hindi mo naman masasabing pwede lang ibalik, binalik ko na. Hindi rin. Sa amin kasi, gusto ko yung kahit na walang-wala kami, andyan pa rin kami. Meron na lang isang pangarap si Leng para sa kanilang pamilya. Ipapakasal. Kahit sa konting papel, mapapatunayan namin na kami nga. Nakilala ni Marcos si Rosemary sa video shop na pinapasukan nito. Dahil nagpapareserve ng tape si Marcos, madalas silang mag-usap sa telepono. Hanggang sa na-develop na ang kanilang pag-iibigan. Nang magkasakit si Rosemary, pinaalis siya sa kanyang trabaho. Tinulungan niya ako. Umpisa na. Umpisa na nang? Nung nagsama na kami. Saan kayo unang tumira? Sa bahay ng magulang ko. Nung una, akala na kasi barkada. Tapos pinakilala ang girlfriend ko na siya. Sabi ko, dito muna sila. Siya, understanding ng magulang ko. Kasi doon sa bahay namin, medyo nagtutulungan din. Kaya medyo magaan. Pero ngayon na gano'n kami, nag-sarili na kami, doon namin na nakikita yung medyo mahirap pala. Napapakas sa mukha ni Rosemary na maligaya siya sa kanilang buhay ngayon. Kahit medyo mahirap, secure din siya sa pagmamahal ni Marcos. Hindi ako natatakot na iwanan niya ako kasi sure ako sa kanya eh. Hindi mo ba hinihingi sa kanya na yung papel? Papel? Minsan binibiro ko, tapos sabi niya, dito siguro sa mga bata na lang. Yun, iniloko nga kami ng mga kaibigan ko, bakit pa daw kami nagpakasal. Sabi ko,
Siguro, ano, darating din kami dyan. Magkasama naman sa trabaho si Magno at Norma. Ayon na rin sa kanila, naging magulo ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Pero nalampasan nila ito. Nagpapasalamat na ako sa sago dahil napakahaba ng kanyang pagpapasensya. Ako naisip ko na baka sakali ako ang ipagpalit, pero siya hindi ko inisip na ipagpapalit ko. Kasi may anak eh, mayroon paiba-ibang tatay, mayroon yun sa bata din. Yung konting pasensya na lang, ganun. Tiis na lang, hanggang kaya ko, ganun. Iniisip ko yung malaki ng anak ko eh. Malaki na ng mga anak ko. Mag-ano, baktuan na naman ako pag halimbawang ginawa ko yun, di ba? Samantala, nakilala naman ni Jeff si Beth sa karinderya nilang mag-ina. At kinalaunan, paalas sa ano ko, sa magulang ko na ganun yan na magsama na kami. Sumama na rin ako para ano, mabawas-bawasan na rin ba yung anong nanay ko. Hanggang kasi sa hirap din ang buhay. Ngayon nga ay may apat na silang anak. Pero atubili si Beth sa pagpapakasal. Kahit lagi siyang niyayaya ni Jeff. Parang ayoko pa eh. Kasi meron nga dyan, ano, kasal, wala, naghihiwalay din. Alang-alang sa mga anak ko, papakasal ako. Pero kung ikaw lang? Sa akin lang, ayoko. Nagpapasalamat po kami sa mga pamilyang ito na nagpaunlak sa amin at pinatuloy kami sa kanilang mga tahanan. Samantala, huwag po kayong aalis. Ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan matapos ang break na ito. Mayroon lalaki na pag-aawayan nila tungkol sa pera. Pride. Kumisan yung husband, alam na niya mali, ayaw pa niyang aminin mali siya. Nangaliwa yung ano, lalaki. Yung selfishness. Kasi kung selfish ka, iisipin mo lang yung sarili mo. So, hindi ka masyadong magbibigay. Diyan na yung pagsisilos. Pera. Kasi pag walang pera, siyempre walang panggastos, mag-aaway yung mag-asawa. Kami nga, yung husband ko, ano na kami, 21 years na kami nagsasama, pero hindi kami kasal. Pareho naming mahal ang isa't isa. Siguro naman, maiintindihan na ni Lord yun, di ba? Kasi yung marriage, ang dapat daw maghihiwalay dyan, yung hindi tao, kung hindi yung kamatayan. Wala naman sa Ten Commandments yung kailangan magpakasal. Nandun ba yun? Ano ako eh, nawag doon. Ano, pro-marriage. Di ba yung mga bata, mas stable sila pagka legitimate kaysa illegitimate sila. Unang-una sa school, di ba? Iba yung behavior ng bata na nandun yung magulang kaysa yung hindi sila kasal. Huwag mo na magpakasal. Baka nagpakasal, naghihiwalay din. Live-in muna. Kasi minsan, hindi kayo magkasundo. Parang pakitang tao lang yung pagpapakasal. Ano. Kahit kami hindi kasal, basta magandang pagsasama namin, okay sa amin. Kahit sa pumbisi kasal, pag hindi magandang pagsasama, wala rin. Sayang lang. Sapat na nga ba ang magandang pagtitinginan at maayos na pagsasamahan? Okay na nga ba na matatag lang ang relasyon nyo at hindi na kailangan ng kasal? Meron bang disadvantages din ang common law arrangement? The woman cannot bear the surname of the man since they are not married. So she retains her maiden name, right? The children as well cannot carry the surname of the father. Sinadyang hindi tawaging conjugal ownership yung kanilang properties kasi yung term na conjugal ay nire-reserva para sa mag-asawa. One of them cannot be a beneficiary for certain things like what? Insurance or SSS? You cannot even inherit. Ang estado ng kanilang anak ay hindi maganda. Anak sa labas sa ating terminolohiya. Sa batas, illegitimate children ang kanilang mga offspring. Ang tingin lang ng lalaki sa society natin, wala namang nawala sa akin eh. Pero actually, hindi totoo yon. May nawala din sa'yo. Well, for one, yung values mo. Pinabayaan mo lang, parang hinayaan mo, tinapakan mo lang o tinapon mo lang. Pangalawa, yung pagpapahalaga mo sa kapwa mo. Because hindi mo pinapahalagahan ang napangasawa mo o yung kinakasama mo, hindi mo rin pinapahalagahan yung magiging bunga. And yung pagsunod sa Panginoon, yung sinasabi ng Diyos na dapat ay ikasal kayo, dapat ay nagsasama kayo ayon sa panuntunan ng Diyos. Meron ding ilang nagsasabi na ang marriage contract daw ay isang pirasong papel lamang.
Bali, wala naman daw ito kung magpapakasal nga at pagkatapos ay mag-aaway lang. O kaya, maghihiwalay pa ang mag-asawa. Ang marriage contract ay totoong isang piece of paper. Pero yung mga nakalaman dyan ay napakahalaga. Kasi requirement sa ating batas na ang kasal, papasukan mo ng buong puso eh, na may pagsang-ayon ka at nauunawaan mo kung anong klaseng relasyon ang papasukan mo. Bagamat ito'y isang piraso ng papel lamang, kahit mawala ito, hindi ibig sabihin nun na wala na ang kasal. You are entering into a permanent relationship which is very sacred, on which is based a family. Remember, you are entering into that commitment to found a family. Society relies on this institution of marriage. Kung walang marriage, in the sense of being a permanent commitment and a sacrament, medyo shaky yan. Ang gusto ng Panginoon ay ang lalaki at babae ay may magsasama ng merong kanyang pagbabasbas. Kahit na siguro okay ang relationship nila pero nakita nila yung pamantayan ng Diyos and they really care for their family, aayusin nila yun. Aside from all these factors, many young people today enter into relationships unprepared and unaware of their responsibilities. And some of them think that living in with their partner or even marrying their partner would be the best way to escape their unhappy home. At syempre, nagigising sila sa katotohanan na hindi pala basta-basta ang pag-aasawa. The education for this valuing of the marriage relationship starts in the home. Napakahalagang papel ang ginagampanan ng mga simbahan para maipakita talaga at maipaliwanag ang kahalagahan ng kasal. Marami ring mga organisasyon ang handang tumulong sa mga common law partners para ayusin ang kanilang mga relasyon. I discovered na meron din mga like yung babayi, BABAYI, yung women's desk ng DSWD, and of course sa amin din sa broadcast sa FEBC, sa 702DZAS. When they ask us for counseling, nire-refer namin sila directly to people na pwede makatulong sa kanila. Next, we will meet a young lady who says she just made the best decision in her life. Makikilala po natin siya sa aming pagbabalik. Alam mo yung kasal, kapraso papel lang yan. Maraming ang mga sikat na mga tao ngayon, mga ingrandi pa ang mga kasal niya. Pero hindi naman nagtatagal ang pagsasama, naghihiwalay. Eh yung mga hindi kasal, pero maganda naman ang pagsasama, dahil pa yan ang tatlong beses kayo kinasal. Siyempre, iba na yung kasal kayo. Palagi ka na uuwi sa bahay. Kasi may nag-aalala na sa'yo, di ba? Mahalaga ho yun. Ano man ang mangyari, meron kang katunayan na kasal ka. Mas maganda kung kasal kasi mas maraming habol katulad sa conjugal property. At the same time, kung sakasakaling i-abandon ng or mangaliwa yung asawa, may habol yung legal wife. Kaya natin gawin natin magpakasal dahil hindi lang utos na si Mag, pati utos pati ng Diyos. Hindi kayo kasal, parang hindi kayong, hindi masasabi sa tao na ano, ay, asawa ba to? Ano to? Ang mahalaga pa rin dito yung batas eh. Batas ng Diyos, ano ba? Kinasal. Batas ng tao, ganun din. Binding yun eh. Kasal and maganda yung relationship. It would be what would glorify God. Sa akin, 25 years old na yung panganay ko bago kami nagpakasal eh. Doon ko na na-realize na talagang totoong pagmamahal sa akin. Katatapos pa lamang sa high school ni Jeng nang sumama siya sa kanyang kaklase na kanya rin kasintahan. Yung parang feeling ko, di ba, meron humusuporte sa'yo. Tapos meron na rin makikinig sa'yo pag kailangan na ano. Yun, gano'n. Pag may problema ka, meron kanyang pagsusumbungan gaya yung dati. Kasi lumaki ko sa lola. Hindi ako lumaki sa mama. 4 years old ba yung wala na yung father ko eh. Hindi ko na alam kung nasaan. At 17, Jeng became a mother. And at 18, she had another child. Sa halip na higit na kaligayahan ang matagpuan niya, mas malaking hirap ang kanyang dinaanan. Pero hindi siya sumuko, lalo siyang nagpursigi. Kung nagkasama pala kami, magulo. Magulo siya dahil
parating may nag-aaway. Yung parang walang destinasyon. Wala akong pakalim sa sasabihin ng tao na bakit nag-asawa ka kaagad na di pa kayo kasal, nag-asama kayo, magkasama ka. Wala akong pakialam doon kasi masyado ako liberated. Iintindihin ko yung sarili ko. Hindi mo ako mabubuhay sa kanila. May sarili akong mundong ginagalaw. Nagbago ang isip ni Jeng nang makita niyang lumalaki na ang mga bata. Kaya, nagdesisyon silang magpakasal kasabay sa isang mass wedding noong April 2002. Siyempre, mas masaya ka, di ba? Noon, pakiramdam ko yung parang baliwala ka, di ba? Na, ano, na hindi ka, parang hindi ka legal na asawa. Parang anytime pwede kang palitan. Pero ngayon, may hawak-hawak ka na papel na kahit sino mong babae dyan na pwede pa sumingin, "Hoy, hello, eto ako, totoong asawa ako, may papakita ako." Buo ang loob ni Jeng na itataguyod ang kanyang pamilya at buo ang tiwala sa Diyos na hindi niya sila pababayaan. Kung makakasalubong ko ngayon si Jesus, siguro, ang sasabihin niya sa akin, nakamit mo na yung gusto mo, sana huwag mo na sanang pabayaan pa. No? Sana mas lalo ka bang palagay yung sarili ko. Hindi lang sa sarili ko, pati sa pamilya. Yeah. Hindi lang din sa pamilya ko, pati din sa ibang tao. Siguro ang sasabihin niya, ang taong tunay na umiibig ay nagpapaubaya at gumagawa ng tama. Dahil ang umiibig, nanaisi niya na ituwid ang magiging buhay ng mga taong sa araw-araw ay nakakasama niya. You have come to each other in love. The same way that I am calling you in love. Come to me with that love and I will give you more love. Malapit sa puso ng Diyos yung kasal. Yung unang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay nangyari sa isang kasalan. At the same time, inihahantulad ni Jesus Christ yung relasyon niya sa atin bilang kanyang simbahan na parang kasal na si Jesus ang bridegroom at tayo na simbahan niya ang kanyang bride na papakasalan niya. Gusto siguro niya sabihin sa mga tao na ito ay aking pinlano. Ito ay disenyo para sa masayang pagsasama ng mag-asawa at pagtatayo ng pamilya. I want you to obey my words. I want you to do what is right according to my words. Because pag sumunod ka sa akin, yung promise ko din sa inyo, ang blessing babalik. Kahanga-hanga po kung kayo ay nagsasama ng maayos at nagbibigay ng lubos sa isa't isa. Maganda po kung itinataguyod ninyo ang inyong relationship kahit walang kasal. Ngunit ini-encourage po namin kayong lahat na magpasailalim sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Psalm 127, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." Dahil walang kasal, tulad na rin yan ang nagtayo tayo ng bahay sa buhanginan. Mahina ang pundasyon at pagdating ng bagyo ay maaaring bumagsak. Marami mga tao ang ayaw magpakasal dahil iniisip nila na ito ay magiging dahilan para hindi maging masaya ang kanilang pakikisama sa kanilang partner. Marami ang nag-iisip na mas madaling takasan ang relasyon kung walang kasal. Tayo po ay nagpapakasal dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. At tuwing ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ito'y nakakatulong para ang relasyon natin ay mas maging mabuti, mas maging maganda, at mas maging masaya. Kaya nga, kung ikaw ngayon ay nag-iisip, magpapakasal ba ako o hindi? Please, stop and consider this. If Jesus were in your place, what would Jesus do?